for calling customer service. Welcome back to my channel. This is Kuya Rene Boy. Today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa swear na yan. Ano ba yung swear na yan, Kuya Rene Boy? Alam nyo ba guys, mahalaga rin pag-usapan tong swear na to kasi minsan nagiging tinik to sa lalamunan ng mga applicants. Eh di ba, ang goal natin, ang goal ni Kuya Rene Boy sa mga kasuabi niya, dapat 100% makakapasa tayo. So in the future, baka kasi ma-encounter nyo to, at least meron na kayong idea. Bibigyan ko kayo ng mga solid, sure-hired tips about swear na yan para mas sigurado natin na mapapasa nyo ang inyong pag-a-apply sa call center. Actually guys, wala namang swear ang local account. So, yun, hindi mo ito ma-encounter kapag local account ang iyong applyan. Pero kung in the future, yun nga, kung nag-apply ka sa international account, baka ma-encounter mo yung swear. There are cases kasi na yung mga previous applicant ko, nakapag-take na sila ng initial interview, pasado. Nakapag-take na sila ng final interview, pasado rin. Pero, tumaan sila sa swear, di sila pumasa. So, make sure natin guys na mapapasa nyo yan kapag na-encounter nyo yan, pag-uusapan natin yan ngayong gabi na to. So, yun lang. Tune in lang mga kasabi ko. Make sure na lahat matatapos natin itong video na to para magkaroon tayo ng knowledge about dyan. Papakita rin ako sa inyo ng sample kung paano yan. Kaya kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Kuya Rene Boy at gumagawa ako ng mga sure-hired tips linggo-linggo yan na nakakatulong sa mga aspiring applicant, sa lahat ng mga kaswabe natin na naniniwala sa alamat ng kaswabe. So yun, marami na kasing nakakapasa dito sa channel ni Kuya Rene Boy. Gusto ko ikaw na ang susunod kaswabe ko. So tanda mo, isa ako sa naniniwala sa'yo. Kung walang naniniwala sa'yo, isa si Kuya Rene Boy na naniniwala sa kakayahan mo na makakapasa ka sa call center. So ngayon pa lang, kinukongratulate na kita. Salamat dahil naging bahagi ako ng call center journey mo. Hindi ko na ito patatikalin, umpisaan natin. Ang SWAR guys ay isang computer-based language assessment and isa sa mga major process din ng mga international BPO company. Kaya mas maganda kung aralin natin to kasi baka ma-encounter mo to in the future. Isa itong kapatid ng Versant. Tandaan nyo guys, ang SWAR ay kapatid ng Versant. At kung ano yung mga na-encounter nyo sa Versant ay wala ring pinagkaiba sa SWAR. Kasi guys, yung mga key parameters na chine-check dun sa Versant ay ganun lang rin sa SWAR. It is being conducted via phone or via computer. So, ganun pa rin. Chine-check lang rin ito ang iyong pronunciation, active listening, vocabulary, and of course, your spoken English comprehension. Ang SWAR daw ay mayroong 95% accuracy and it is being widely used by most of the BPO companies worldwide. Pero wala kayong dapat ikatakot dyan. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung naniniwala kayo sa alamat ng kaswabe, hindi nyo talaga kakailanganin na magaling sa English para mapasa tong swear na to. Sundin mo lang mga swabbing technique at siguradong mapapasa mo to. Alam nyo guys, kasi kahit sobrang galing ng mga applicant tapos hindi nila alam yung mga technique, minsan nagtataka sila, accurate naman yung sagot ko, tama naman yung mga sagot ko, bakit ganun, bagsak pa rin ako. Kasi hindi nila alam yung mga swabbing technique ni Kuya Rene Boy. So tip number 1 mga kaswabi ko, ganun pa din, be loud and clear. Kailangan malakas at malinaw ang boses mo. Kagaya ng nabanggit ko, kapatid lang rin ng swear ang Versant. So yung tip natin na loud and clear ay applicable dito sa swear na ito. Kasi kapag naririnig ka or maayos kang naiintindihan ng computer or na absorb nila yung English word na sinasabi mo dyan sa telephone or sa computer headset, ay talagang papalo yan sa scores mo. Basta importante lang talaga is malakas at malinaw yung mga sinasabi mo. As I've mentioned earlier, ang SWAR ay computer-based lang or AI-powered. Kumbaga, lahat ng mga sinasagot natin or sinasabi natin via telephone or via dun sa headset ng computer ay ina-absorb lang ng system. Kaya kung mahina yan or mahina yung boses mo, may possibility na hindi siya ma-detect. At ang mangyayari, magiging minus yon sa magiging score mo at the end of this language assessment. Tip number 2, be a buzzer beater. Kailangan guys, ma-shoot natin lahat ng mga answers natin sa loob ng time frame. Makakarinig ka kasi ng beep dyan. Halimbawa, sasabihin ni computer sa'yo, you will be given 30 seconds to answer this question or scenario. And then you will start after hearing a beep. And then there will be another beep at the end of the given time frame. So, kailangan guys, ma-shoot nyo lahat ng mga sagot nyo dun sa
beep. Kapag narinig nyo na yung beep, umpisa na kayo magsalita. Kailangan at least kahit paano relevant yung mga sagot natin. Or kailangan may mga English talaga tayo na may sasagot doon sa time frame na binigay. Kasi ina-expect yan ng computer at lahat ng mga sasabihin mo dyan, expect mo na papasok yan sa magiging score mo at the end of your SWAR assessment or test. Here's an example. Part E, Story Retelling, 3 items. You will hear 3 short stories. Retell them in English with your own words. You have 30 seconds to retell each story. Example. 3 girls were walking along the edge of a stream when they saw a small bird with its feet buried in the mud. One of the girls approached it, but the small bird flew away. The girl ended up with her own feet covered with mud. Then you retell the story with your own words. Performance during this task feeds into pronunciation, fluency, sentence mastery, and vocabulary scores. Sa stage na to guys, bibigyan na kayo ng 30 second na i-retell ang story. So yun, makakarinig ka ng beep, yung toot. Kapag narinig mo na yun, dun ka na mag-uumpisang sumagot. Number 1. Barbara and her best friend were jogging in the park when they saw a couple of friends from work who were playing volleyball. They stopped jogging to say hello, but didn't stay to play a game because they wanted to go to the mall after jogging. So kapag narinig mo na yung beep o yung tunog na yun, kailangan mag-uumpisa ka na magsalita. Wala kang sasayanging segundo kasi lahat ng mga sagot mo or English word na maririnig ay i-absorb ng system. So kung nauutal ka or nade-dead air ka, automatic minus agad yon sa magiging score mo. Kaya ang gagawin mo rito, sulitin mo ang bawat segundo, wala kang sasayanging oras, kailangan lagi kang merong sagot. At kapag narinig mo na ang hihinto ka na sa pagsasalita ka swabe. Tanda mo, yung buong 30 seconds na yon, kailangan nagsasalita ka at hindi ka putol-putol. At kung nade-dead air ka na or pakiramdam mo wala ka nang maisagot, magsalita ka lang ng kahit ano. Kasi ang importante lang talaga dito guys, nagsasalita tayo kasi ayun lang naman yung kinakount ng system sa magiging score mo mamaya pagkatapos ng SWAR mo. So ayan ang pinaka-example natin dito sa tip number 2. So let's move to our last tip. Tip number 3. Respond to every question as fast as you can. Kasi nga guys, since computer-based itong language assessment na to, yung SWAR, ang mangyayari kasi niyan, you are being evaluated based on how fast you respond to every questions. Kung gaano ka kabilis nagre-respond sa mga tanong, sa mga senaryo na mga binibigay ng computer. Kasi ang dating sa computer nun, kapag mabilis kang sumasagot, ibig sabihin you have a good listening skill, you also have a good English comprehension. So, ang dating nun guys, so ang dating sa kanya nun, okay ka, mabilis kang makasagot, marunong ka ng mag-English, parang ganun lang ang dating sa kanya. So, importante lang talaga, do not commit any pauses, huwag kang mag-stutter, kasi the more na humihinto ka, the more din na nababawasan yung score mo sa SWAR. So, ang mangyayari talaga niyan guys, salita ka lang ng salita, at huwag mong masyadong iisipin yung grammar lapses mo. Kung meron kang problema sa pronunciation, huwag mo nang lagyan ng masyadong accent. Ang importante lang talaga guys, tuloy-tuloy kang nagsasalita at tuloy-tuloy kang naririnig ng computer or ng telepono. Ayun lang talaga ang sikreto mga kaswabe ko. So magpapakita ako ng video guys about Versan. Galing ito sa TikTok account ni Ma'am Chris. Follow niyo siya sa account niya. Isa siyang TL sa isang call center company na nagbibigay rin siya ng mga call center tips. Sana may matutunan kayo. So how do you pass Versan pala? Well actually, hindi ka naman tinetest ng Versan kung tama yung mga sagot mo sa kanya. Hindi. It's how fast you respond to the question, tama man o mali. Dapat malakas yung boses mo at mabilis kang sumagot. That's why most of the people who actually takes Versan sings a song or recites something like Hail Mary or Our Father. Kasi nga, the Versan rates you based on how fast you respond. How loud your voice is, how audible you are.
So, most of the times, napaperfect ko yung version. Kasi nga, kahit na mali yung sagot ko, malakas lang yung boses ko at mabilis akong mag-respond. So yun, sana may natutunan ulit kayo ngayong gabi sa mga pinagsasasabi ni Kuya Rene Boy. Tandaan mo, kung walang naniniwala sa'yo, isa si Kuya Rene Boy sa nagtitiwala sa kakayahan mo. Kaya ipagpatuloy mo lang yung dream job mo. Kung gusto mo talaga mag-apply sa call center, sana naging bahagi si Kuya Rene Boy sa call center journey mo. So let me help you land your dream job. And practice lang ng practice, talagang makakapasa ka, kaswabe ko. Ako nga eh, di ba? Kung naniniwala kayo sa alamat ng kaswabe, si Kuya Rene Boy, 5 beses akong lumigwak bago ako talaga nakapasa sa isang call center company. Dati akong construction worker at eto na ako ngayon sa kinatatayuan ko. Kaya sana nai-inspire kayo at patuloy lang kayo mga inspire. At kapag nakapasa kayo sa isang call center company, gusto ko mag-share din kayo ng knowledge ninyo at i-inspire nyo rin yung ibang tao. Kasi sobrang tatag ng BPO company ngayon, lalo na ngayong pandemic. Kahit marami na nag-shutdown ng mga establishment, mga businesses, marami pa rin call center ngayon ang nananatiling call center pa din. So yun lang mga kaswabi ko, salamat sa lahat ng suporta ninyo. At syempre, kung bago ka lang sa channel ko, make sure na thumbs up mo na to at na-click mo na yung subscribe button at yung notification bell, syempre para updated ka pa sa mga paparating ko pang mga may kwentang videos. Maswerte ka na naman at napanood mo tong video na to. Shout out sa lahat na nagpapa-shout out. Syempre, God bless us all.